Sayang hapon sa ating lahat. Dala, uulitin ko, dala ni Obama ngayong hapon ay dagdag at tuloy-tuloy na pandarambong at giyera hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na dito sa ating rehiyon sa Asia-Pasipiko. Iho ni imperialistang Obamang ito. Inaalipusta na, tuloy-taloy pa rin pumunta rito. Taliwas sa sinasabi ng tuta niyang si Noynoy Aquino, ang pagdating daw ni Obama ay magdadala ng kasiguruhan, ng kapayapaan dito sa ating bansa. Taliwas sa sinasabi ng tutang si Noynoy Aquino, hindi magdadala ng kapayapaan at kaginhawaan ang pagdating ni Obama dito sa ating bansa. Sa katunayan, ang dadalhin ni Obama, ang dadalhin ng hepe de imperialistang ito ay lalong pandarambong sa ating bansa, lalong pandarambong sa mahihirap na bansa sa Asia-Pasipiko. At maliban sa pandarambong, magdadala si Obama ng tuloy-tuloy na giyera hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa mamahihirap na bansa dito sa Asia-Pasipiko. Bakit po natin nasabi na magdadala ng giyera? Hindi kaila sa atin na ang numero uno, ang number one, ang pinakamalaking negosyo ng Amerika ay giyera. Hindi pa natin nalilimutan ang sinapit ng mamamayan sa Afghanistan, ang sinapit ng mamamayan sa Iraq, ang sinapit ng mamamayan sa Vietnam, ang sinapit ng mamamayan sa Egypt at Syria, na kung saan ang imperialistang Estados Unidos ay nagpabili ng mga armas at nagdala ng gera. Yan ang tunay na agenda ni Obama dito sa pagdating niya sa Asia-Pasipiko at dito sa ating bansa. Sa katunayan, mga kasama, mga kapatid, mga amigo, mga higala, nitong nakaraang Biyernes lang, galing po kami sa Brussels, Belgium at umaten sa isang pangdaigdigang konferensya ng mga manananggol, mga abogado, ang International Association of Democratic Lawyers, 400 na mga abogado galing sa iba't ibang bansa ay nagpasa ng isang resolusyon at sinasabi sa resolusyon na ito na ang Estados Unidos, ang imperialistang Estados Unidos, ang siyang tunay na banta sa katahimikan sa buong daigdig, sa banta sa problema sa Pilipinas. Sa katunayan, mga kasama, mga kaibigan, sa ating bansa, kaya naman hindi nagtuloy-tuloy ang usaping pangkapayapaan dahil sa dikta ng Estados Unidos, ang mga tuta nila sa Pilipinas, imbes na mag-usap ng kapayapaan, pinaghuhuli ang mga tunay na mga peacemakers, ang mga tunay nagsusulong ng kapayapaan, gaya nila kasamang Binotto Champson at si Wilma Champson na ngayon ay nakakulong sa Camp Crame. Ang Rehimeng Aquino ay sumusunod sa kumpas ng Estados Unidos upang matenga, hindi matuloy ang usaping kapayapaan sa National Democratic Front dahil ito, ang susunod na agenda ay nagtutugon doon sa ugat ng gyera dito sa ating bansa, ang socio-economic reforms. At yan ay hindi kayang sagutin ng pamahalang Aquino, hindi kayang sagutin ng imperialistang Estados Unidos. Mula 2001, noong maipasa ang Visiting Forces Agreement, ang tropang Kano ay nasa Mindanao na at hindi sila umalis sa Mindanao. Mula 2001, maraming paglabag sa kaparapatang pantao ng mga kapatid nating Moro ang naganap sa Mindanao dahil sa pakikialam ng Estados Unidos. At walang tunay na kapayapaan itong hindi natuloy-tuloy na peace process between the government of the Philippines and the National Democratic Front. Ito ay hindi magtuloy-tuloy kahit paman sinabi ng spokesperson ng National Security Advisor ni Obama na ito ay kanilang isang agenda. Hindi ito magtuloy-tuloy
dahil ang tunay na kalaban ng kapayapaan ay ang imperialistang Estados Unidos mismo. Habang patuloy na nakikialam, habang patuloy na nagbabayagpag ang imperialistang Estados Unidos, walang tunay na kapayapaan sa Pilipinas, walang tunay na kapayapaan sa buong mundo. Kaya sa makaisa pa, isang beses pa, isigaw po natin, imperialismo! Imperialismo! US troops!